nakasol sa kuan. Di pa tagatan ng oxygen, pero wala pa gyapon. Hi guys. So, andito na ako sa aking room. Kasi mga nganak na ako. Injust kasi ako. Kasi na-overkill na yung baby ko. Kaya yun. Nag-ayos muna ako bago injection. Kasi sabi nila masakit daw yun. Masakit daw yung i-injust ka kaysa normal delivery. So, yun. In some minutes, i-induce na nila ako. Kaya yun. Magandahan lang muna tayo. Iba na ako nagpapawali sa muang balat. Nagpapawali sa anak ko. So, nakumbaan ko. Kinabahan ako kung ano yung induce. Kasi first time kong ma-induce. Sana lang okay. Yung ayos ko yung nakain ko dito. Dito ako sa CR. Mamaya papakita ko yung room ko, yung kwarto ko. So, papakita ko yung room ko. Ito yung main door. Ito yung CR. Yung CR nila. So, ayun. Yun ang room ko. Yung may sofa. At saka ito, table, ito yung bed, tapos yun sa baby, tapos ito, may TV na rin ako. So makikita natin sa labas, saan kami dadaan papunta ng bahay, pauwi. Ayan, ayan po ang labas. Ayan po ang labas ng hospital. Nasa 14th floor po kasi ako eh. Ay, naku. Ito po yung cabinet. Ito po yung cabinet. Kunti lang naman yung dala kong mga gamit. Kasi 3 days lang naman ako dito. Tsaka ito. Pinauwi ko muna yung asawa ko at anak ko sa bahay para bumili ng prutas at saka gatas. Pero may pagkain ako dito. Free naman ako ng foods pero baka later pa o bukas pa. Ito yun, may hair dryer thing. Oxygen. So, yun. Oxygen. Hanggang ngayon, wala pa rin induce. Hindi pa rin ako ini-induce. Hanggang ngayon. So, muna kong IE. Sambal ba? Sambal. Ayun. Ito, nakakaano to ha. Nakakapikon to. Makati sa loob. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako naka-injuice. Hihintayin ko muna. Hihintayin ko muna. Yung injection pa-injuice.